Good evening. O magandang araw sa inyo. Welcome sa ikapitong edisyon ng ating COD, Christmas Online Devotionals. Nagtatangkang patuloy na parangalan ng Panginoon lalo na sa ating panahon ngayon ng Kapaskuhan. Ipagpapatuloy po natin sa ikapitong yugto ang ikalawang bahagi ng paksa nating Christmas and Humility. Opo, nakita natin kahapon nung nagkatawang tao ang Panginoong Yesus simula nung siya isilang hanggang sa siya magbinata at sa kalaunan ay mamatay para sa atin dun sa krus ng Kalbaryo, ipinakita po niya ang walang kapantay na tunay at pinakamalawak na kahulugan at kabuluhan ng pagiging mapagkumbaba, humility. Nakita po natin last time, mayroon siyang ginawang apat na hakbang para maipakita ang tunay na kakumbabaan at ito'y pwede nating gawin. Last time nakita natin yung unang dalawa. Una ron, Jesus Christ forsook the great things he deserves. Inisantabi ni Jesus ang mga mabubuting bagay na karapat dapat naman sa kanya kung tutuusin bilang anak ng Diyos, no? Isinantabi niya 'yon. Ikalawa, mas mataas na hakbang, Jesus Christ embraced the bad things he didn't deserve. Niyakap po ng Panginoong Jesus sa kanyang pagkakatawang tao ang mga masasamang bagay na hindi naman niya po talaga karapat dapat maranasan. Siya po ay perfect. Siya po ay napakagaling, anak ng Diyos at Diyos mismo. Pero tinanggap niya ang lahat ng mga maling pakikitungo sa kanya ng tao, pag-uusig, pagpapahirap, hanggang sa kadulo nga po, siya ay pinatay pa. Ngayon, titingnan natin yung ikatlong hakbang na ginawa ng Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao para ipakita ano ba talaga ang genuine humility. Ito po yung ikatlo. Jesus Christ adjusted to all sorts of people, especially the lowly in society. Pinakita po ni Jesus ang kanyang kakumbabaan sa pamamagitan ng pakikisama sa lahat ng uri ng tao, lalo na po dun sa mga aba. Ang pakikisama ay isang magandang katangian, di ba? Natutuwa tayo kapag ang mga nagiging kaibigan natin ay marunong makisama, di ba? Ma-appeal, marunong tumanggap ng pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa at hindi nagtatangi. Ang Panginoong Jesus po ay ganon. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 7 doon sa ikalawang bahagi, kinuha po ni Jesus ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Si Jesus ay sa kanyang pagiging katulad ng tao ay nag-ugali ng may pakikitungo na maayos sa kapwa niya tao. Hindi po siya isnabero. Hindi po siya sobrang mapamili sa pamimiling tinatanggihin niya ang mga tao. Siya po ay naging bukas palad at bukas puso sa mga taong dumidikit sa kanyang buhay. Katunayan, sa isa sa kanyang pangangaral sa John chapter 6 verse 37, yun pong ikalawang bahagi nun, ganito ang sinabi ng Panginoong Jesus. Hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Diba humble siya? Kasi hindi niya daw po itataboy ng lalapit sa kanya. Katulad ng sinabi natin kanina, ang Panginoong Jesus ay hindi po isnabero. Hindi po mailap sa tao. Hindi po masyadong mataas o mataas ang kanyang pamantayan na ang tao na iilang lumapit sa kanya. Ang Panginoon tumatanggap sa bawat lumalapit sa kanya. Kaya nga inamin niya po dun sa Matthew chapter 11 verse 19, yung isang bad press ng mga tao sa kanya, kumbaga, no? Meron siyang reputasyon. Sabi ng Panginoon, siya mismo nakatumanggap noong katotohanan na ito ang tingin sa kanya ng mararaming tao. Sabi niya, kaibigan ng mga kolektor, ng buwis at ng mga makasalanan. So mayroon pong ganong reputasyon ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa public ministry niya. Kaibigan daw po siya ng makasalanan. Bakit po? Kasi bukas ang kanyang panahon, bukas ang kanyang pagkatao sa may hirap ang kaluluwa, sa mga masasama ang kaluluwa, mga pusakal, mga tulisan, kumbaga, mga masasamang loob, mga corrupt sa government, mga lasinggero, mga babaeng mababa ang lipad. Kaya tinawag po siyang kaibigan ng mga makasalanan. Ganun siya magaling makisama. Pero hindi po natin iisipin na ang Panginoong Jesus ay sumobra sa pakikisama na nakikisama na po. Katunayan ang pinag-uugatan
ng pagiging magaling magsama ng Panginoong Jesus ay isang napakalalim at mahalagang katotohanan. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong paring ito, si Jesucristo po ang tinutukoy niya, ay nakuunawa sa ating mga kahinaan. Yun yung maganda rito. Naiintindihan niya ano ang kahinaan natin. At dahil naiintindihan niya ang kahinaan natin, lumelevel siya sa kababaan ng pagkatao natin. Magaling siyang makisama. Pero katulad na sinabi natin kanina, hindi po siya nakisama. Sapagkat ang pagdurugtong ng talata sa Hebrews 4:15 ay ganito. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, ngunit kailan may hindi siya nagkasala. Sabi, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Perfect yung kanyang pakikisama. Sapat para maiparamdam niya yung pagmamalasakit niya at kahandaan niya makipagtalastasan sa sino mong lalapit sa kanya. Pero hindi umabot doon sa pakikisama. Yun ang magandang maganda sa Panginoon. Bilang aplikasyon sa bahaging ito, kinakailangan po tayong magsikap. Sikapin nating makisama at mamuhay ng payapa sa piling ng kapwa. Katulad ng Panginoon natin. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 16 and 18 ganito. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Sabi niya pa, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Ayan. Ang mayabang, namimili, nang-iisnab, nag-aalimura, tumitingin ng mababa sa ibang tao. Ang sabi ng binasa nating talata, mamuhay tayo ng payapa. Ang sinabi niya, huwag tayo magmamalaki, makisama tayo kahit sa mga dukha. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Isang magandang katangian ang kakumbabaan, no, na nang-aakit. Ngayon, tingnan natin yung huling ginawa ng Panginoon para maipakita niya yung kaduluduluhan ng kanyang pagpapakumbaba. Ganito po. Jesus Christ finished His God-given task despite all the hindrances. Ginanap po ni Jesus ang mga tungkulin niya mula sa Diyos Ama sa gitna ng mga hadlang. Kung tayo po ay magiging mapagpasid, ano ang pangunahing dahilan kung bakit nag-quit ang tao? Bakit siya bigla nilang tumitigil sa trabaho, sa pag-aaral, sa kanyang pangkat na kinabibilangan, sa anumang pinasimulan niyang gawain o tungkulin, bigla siyang titigil, bigla siyang aalis, lilipat. Alam niyo, hindi natin may tatanggi. Ang isa sa pangunahing dahilan ng pagsuko sa anumang ginagawa ay yung pride natin. Ayun ba? Nasaktan tayo. Sa tingin natin, hindi tayo trinato ng tama. Binastos tayo. Hindi tayo ginalang. O dili kaya, hindi tayo binigyan ng karampatang paggantimpala, sinaakala nating napakagandang ginawa natin. So, pinagsabihan tayo ng masama o narinig natin yung mga pagtutulong-tulong nila laban sa atin o biniro tayo sa isang masakit na biro, bumaon yun sa ating isip at damdamin at tayo'y nasaktan sa isang pagkasakit na sabi natin, ayoko na. Ang Panginoong Jesus na kababasa lang natin kanina, ay natukso sa lahat ng klase ng tukso at matitiyak natin ang kabilang sa lahat ng klase ng tukso na yun, yung tuksong mag-quit o tumigil na. Huwag nang ituloy yung kanyang misyon, di ba? Kasi marami namang kapikon-pikon na karanasan ng Panginoong Jesus. Pero mapagkumbaba siya, hindi lang siya mapagmahal sa kanyang Ama at sa ating lahat. Siya ay likas na mapagkumbaba. Ang sabi po ng banal na aklat dun sa Philippians chapter 2, ang sabi po sa verse 8, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. May pagdidiin kung anong klase ng kamatayan ang dinanas ni Jesus, yung pinaka nakakahiya, pinaka malagim na kamatayan ng panahon nila. Yung mga pusakal na lang na kriminal ang pinapako sa krus at hindi niya ito inalintana, tinanggap niya ito. Tinapos niya ang kanyang misyon dahil mapagkumbaba siya, hindi lamang po siya nagmamahal. Kaya nga, sinabi ni Pablo sa pamamagitan ng dunang ng Banal na Espiritu, karakaraka, sa verse 9, pagkatapos ng kanyang sakripisyo, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod at sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon
sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Dahil sa kanyang pagtatapos ng kanyang misyon, siya ay binigyan ng ganap na pagkilala na sa pamamagitan ng kanyang pangalan lahat ay luluhod at magsasabi na siya ang Panginoon. Na-glorify ng husto ang Panginoong Yesus because he humbled himself to the depths of all sacrifices. Paano natin tatapusin ang pagbubulay na to? Sikapin po natin tulad ng ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang kakumbabaan na mag-focus sa pagtupad ng mga tungkulin natin mula sa Diyos. Huwag tayong pikon. Huwag nating saseresohin ang lahat ng mga negatibong naririnig natin sa ating paligid. Huwag tayong masyadong magdi-demand ng ating karapatan. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, nakikita niya ang lahat ng ating sakripisyo. Ang sabi ni San Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Sabi, pag tayo ay nagpakumaba, itataas tayo at ang pinakataas na kataasan ay ang buhay sa piling ng Diyos sa kalangitan sa takdang panahon. Sa ngayon, magponder tayo. Magponder tayo ng kakumbabaan. Ano po? Magsakripisyo tayo ng tamang sakripisyo. Sa takdang panahon, may nakatakdang parangal ng Panginoon para sa atin. Iyan ang isang mensahe ng Pasko. Just redeemed.